Opo, fresh from weekend, fresh from pahinga. Nagpapahinga nga ba talaga tayo pag weekend? Mas marami tayong trabaho. But whatever it is, hindi rin po. Sige po, umpisahan na po natin. Balitaan po namin ang ating pong pag-uusapan. Nagdi-discuss niyo po ay tungkol sa mga iba't ibang klase ng arthritis as Rina mentioned. Ano, and common treatments. Go ahead po, Doc. Okay. Balik kasi ano, what happens kasi during this cold season, nag-start na, di ba? Pag pinotice na pag taglamig, ito na yung time na mag-start yung mga pinaka-common na complaints ng mga patients na bukod sa ubo, sipon, dagnan, kasi papago-bago panahon. There are common complaints of a lot of people, especially yung mga nag-mature. Is na start na pagkagising sa umaga. Oh, nagkakasakit. Ang pangit pakinggan eh. So, nagsasabi mga young at heart. But you're, pagkagising na pagkagising mo, yung minsan, you feel na, ang hirap gumalaw. Ang hirap na siya. Parang before you get up, kailangan mo pa, para kang makina, nagma-warm up ka pa. Yan ay much. Parang diesel, nagpa-stretching ka pang shoulders, back, ano siya, parang nag-uunat-unat ka pa. Unlike when you were younger, pagkagising na pagkagising mo, tayo, takbo. Tayo agad. Opo. Tayo agad, takbo agad. Pero ang mga causes nun includes na sa atin kasi that our joints are already starting to get stiff, which is aggravated pag ito ay taglamig. Okay? So yung pinaka-common form ng arthritis is osteoarthritis, which is simply yung joints natin, because of age, you start to get mauubusan na siya ng mga fluids. The synovial fluids inside of the joints are start to get lesser and lesser and lesser. Kaya it gets harder and harder to get up in the morning and go immediately. Parang nagkakaroon tuloy ng araw, napalusot na. Kaya, pala. Pero, kaya, isa morning, ay, masakit pa ang aking joint. So, anyway, if do you notice kung ano nangyayari pag ikaw ay kumakain ng bulalo, di ba? Masarap siya, kung malinit. Nirarayong ba daw? Oo. Pag mabulalo, too cold na. Pero habang mainit, kaya during summer, you seem to be able to move more because the joints or the fluid within the joints are remain viscous or madulas pa. Pero pag lumalamig, ano nangyari sa bulalo pag lumamig? Nagsistiffen. Namumuo. So that aggravates the problem na kung konti na nga yung fluid sa loob ng iyong joints, tapos taglamig pa, so what happens? Wala, nagiging mas makikita. Kumutunog na. Parang yung bintana na kinakalawang. Kumutunog na pag binubuksan. Tama, opo. Screech. Okay? So, that's the most common type. Okay. The other type is a little more dietary. And more commonly, lagi siyang pinapagbintangan, pinapagkamanan. It's called gouty arthritis. Nakakakain ka ng mga pagkain na sabihin natin eh masarap. Pero lagi yung may kapalit yan, di ba? If you eat something na masarap, makasalanan. Unfortunately, the foods that are commonly na masarap, laging may kapalit. Mga dilis, pagkatapos sa dulo. Pagkatapos mo kumain, nalantakan mo yung napakasarap na ulam. Mamaya, aray. Hindi ka na makatayo. Yung pinapagbintangan. And it's most commonly the most often na napapagkamala. Na even if you're probable na yung arthritis mo is of a different kind, napapagkamala. Mm-hmm. Lagi, malataas ang uric acid niya. Okay. Yung kasalanan niya is uric acid. Uric acid is a crystalline form that you derive from a lot of foods. Na unfortunately, it also is one of the most difficult to get rid of. And it also is recurring. Hindi porket nagamot ka na sa arthritis, sa gouty arthritis noon. Ibig sabihin, you're immune. Nagbalik? Yes. If you notice na yung mga joints doon sa loob, nagkakaroon pa siya, masaklap doon, nagkakaroon ng deformation. It's the uric acid that forms inside these particular joints that start to remove the fluids and the structures of the pinaka joints ng mismo. Tapos pag nangyari yan, ang nagkakaroon ka na tinatawag ng mga tophi. Tophi is that very reddish thing on your foot.
Sometimes it's also called the bunion, but sometimes more often than not, it's because yung joint mo nagkakaroon na ng ibang shape. And yung type ng pain ng ganyan, napakasakit. As in, kahit mahanginan, madampi, kahit na hangin na. Minsan kahit ano, maybe some of you have already experienced na, kahit mahanginan ng electric fan, iiyak ka na. Diba? Kahit ganun? Masakit na agad early, siya pa ganun. In the early centuries, it was actually, ano nga, it was actually depicted as small devils carrying small pitchforks na tinutusok yung pinaka joints mo. Ganun katindi yung sakit. You can ask anyone or anybody na nagkakaroon. If you see na mga may namumula yung mga joints, mga edges niya, makikita niyo na these are very painful. And these can really your day. Yes. Grabe. No, nakita ko yung picture. Ano, curious lang ako kapag hubang ganun ano, sa paa. Do you recommend na ano, mag-open-toed na lang sila ng mga sapatos? Kasi parang na-imagine ko, parang what if na ano, diba, nakaskas yun. Oo, oh, masakit yan. Ano, ang sakit siguro. As much as possible, less pressure. Less pressure, the less pressure, the better. The more na nahahawakan niya. Yun nga, di ba? Kahit nga hangin eh. Ang gout, pag nag-atake siya, biglaan siya. Hindi siya yung... wala siyang oras na pinipili, wala siyang walang oras warning. Pero very often also that gout, when gout attacks, it also appears sometimes almost immediately after taking something or any of the foods that are high in uric acid.